Ako po si Josephine Repeso, dating OFW, at ngayon isang may-ari ng Rice Mart Branch. Alam naman natin, pag tayo isang OFW, kulang talaga yung pera padala dito sa Pilipinas. Nag-isip ako, why not kung magninegosyo ako? Habang nandun ako working abroad, may kinikita ako. And then, nakakasave na rin ako for me to invest more for the next para pagbalik ko ng Pilipinas. Ang demand talaga dito sa bansa natin sa Pilipinas ang bigas. Hindi naman tayo pwedeng makakain sa pagkainan natin kung wala tayong kanin. Ano po ba? Ika nga sabi nga nila, rice is life. So, doon ako napag-isip nung nakita ko siya through online, maganda talaga itong negosyo na to. Bakit? Ikaw ang hahanapin kasi needs talaga ng bawat pamilya na Pilipino ang bigas. Totally po, walang pagkakaiba. Kaya nga lang po, dahil meron akong negosyo na dito sa Pilipinas at yung iba kong kinikita, nai-invest ko na rin po sa iba. Marami talagang struggles. Una yung puhunan, tama? So, pangalawa yung area, location ng store mo kung saan mo itatayo. And then, isipin mo na marami kang magiging kalaban, kompetisyon sa ligos. Magiging okay naman siya lahat sa awan ng Diyos. Maraming dasal at tiwala lang talaga sa business na pinasukan mo kasi may dahilan ang Diyos bakit ito nahanap buhay ang binigay sa akin. Of course, meron naman, lalo na sa unang linggo ng pag-open ng store ko. Siyempre, hindi pa ako ganun kilala sa area namin. Minsan naiisip ko, masasayang kaya yung ini-invest ko dito or nagsasayang lang ako ng oras dito. But now and then naman, unti-unting dumarami yung mga customers ko na pumapasok sa store ko. Inspirasyon ko talaga ay ang aking pamilya. O na ang aking mga anak, hanggang ang aking mga apo. Kasi may maiwan akong legacy sa kanila. At yung mga anak ko, matuto din sila magnegosyo. Grabe, I highly recommended itong negosyo na meron ako ngayon, guys. Ako isang dating OFW. I-re-recommend ako sa inyo. Be the Bigasan in your area. Kasi grabe, pag mayroon kang negosyo na ganito, hindi mo na pwedeng ialok. Kusa na ang taong lumalapit sa inyo. Guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Invest more and then be wise to your salary para pagdating mo dito sa Pilipinas, wala ka nang isipin pa, may negosyo ka na at kumikita ka talagang impact. Big help talaga sa akin kasi hindi ko na kailangan lumayo para bumili ng bigas. Kahit saan ako pumunta, merong rice mart. Kapagpasok ko pa lang dito sa rice mart, sinabi muna ako agad ng ate na nagtitinda dito. Maasikaso siya at saka sinasabi niya sa akin kung ano yung sakto o yung swak sa pangangailangan ko na bigas. Pang karinderiya ba ito? Pang restaurant? Pang bahay? Pang lugaw? Or pang bilo-bilo? Maganda kasi yung gano'n na may nag-aasikaso na agad sa'yo. Sobrang smooth ng servisyo. Hi, ate! Good morning! Pagpili nga po nung... Ito nga po. Malayo pa lang, tanaw ko na yung malinis at maayos na bigasan. Isang characteristics na dapat, lalo na't pagkain ng binibenta.